What's up, guys? Let's cook Sinabawang Tahong. Yahoo! Bye! Coyn! So, ito, gigisa muna natin yung tawa. So, gigisa natin siya now for at least 30 seconds. So, after nung sibuyas, ilagay natin yung bawang. So, let's wait until it cook. Ako kasi, hinihintay ko siyang mag-brown ganun or at least 30 seconds bago natin ilagay yung next ingredient. Pagkatapos ng bawang, yung ating luya. So, ito, pag nagtatahong ako, ito yung dinadamihan pa talaga kasi gusto ko yung mas maluya siya. Add salt to taste. Then, let's put our tahong. Stir lang natin. So, ang sabi ni mama, mas masarap ko kapag mas mag-isa yung mismong tahong. So, ako talagang kinukuk ko siya dito sa ginisang luya ng asin, talagang mag-well done talaga siya. So, ito siya. Ginigisa natin yung ating tahong sa ating luya. So, maraming luya akong ginamit. After natin siyang na-make sure na nagisa na talaga, lalagyan na natin siya ng tubig. So, para pangsabaw. So, ako ang ginamit ko dito yung pinag-ano ng kanin. So, ito siya. Kaya medyo white siya. So, hintayin muna natin siyang mag-boil. Then. Dahil nag-boil na siya, ilagay natin yung sili. Yung siling pang paksiw. Pagkatapos, ako kasi ginagawa ko, nilalagyan ko pa to ng luya ulit. Now, let us cook for at least 2 to 3 minutes. So, ilagay na natin yung final ingredient ni Coyn. Ang pechay. So, hindi ako gumamit ng dahon ng sili o ng dahon ng malunggay. Pechay ang ginagamit ko. Then, so, let's stir. And let's cook for at least 2 minutes to 3 minutes. Alright, guys. Tahong ni Coyn is now ready to serve. With matching manok sa background. So, kailangan na lang natin ng serving plate for this. And we are ready to eat.